basis. So, parehas sa love and relationship, guys, parehas love and relationship at saka money nyo, guys, na aspeto ng buhay, parehas pinagpapala, no? So, i-mind nyo na to, guys, kasi talagang sobrang blessings yung mararamdaman nyo or yung mga paparating pa sa buhay nyo. Kung blessed na kayo ngayon, guys, lalo pa kayong i-bless, no? Sa mga susunod na araw, sa mga susunod na buwan ng buhay nyo. Hello guys, hello Cancer, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for today is New Moon Kapalaran para ngayong November to December para sa Cancer, Sun Moon Rising, Sign and Venus. Shuffle ko tong cards guys, hanapin ko yung energy ng Moon at saka yung energy ng Cancer. So ito yung energy ng Moon mga ka-Pixie, ngayon naman hanapin natin yung energy ng Cancer. So, Cancer, kayo ay nirepresent ng King of Cups sa ating spread. Combination to guys ng positive and negative energy, general reading lang. Pwede mag-resonate, pwede hindi mga ka-Pixie. Yung new moon guys ngayong November ay sa November 13. Tapos yung next na new moon naman ay sa December 13, mga 12 pala, sorry. November 13 to December 12, itong reading na to guys, alright? Combination ng positive and negative mga ka-Pixie. Alright. So, ito mga ka-Pixie, this is a very positive energy overall, guys. No, meron tayong presence dito ng Earth Signs, Capricorn, Taurus, Virgo. For some of you, maaaring pagdating sa love and relationship, you may be dealing with an Earth Sign mga ka-Pixie. And nakikita natin na punong-puno kayo ng pagmamahal, no? Your relationship is very blessed. Mga ka-Pixie, abundance of love and happiness yung ating nakikita dito mga ka-Pixie. And likewise, ganun din pagdating sa kaperahan guys, kasi talagang eto no, grabe, kasing-kasing mga ka-Pixie, alright? Masagana na kayo guys, tapos meron pang mga bagong opportunity na maaari pang magdala ng maraming more blessings pa sa inyong buhay mga ka-Pixie. So parehas sa love and relationship guys, parehas love and relationship at saka money nyo guys na aspeto ng buhay, parehas pinagpapala, no? So i-mind nyo na to guys, kasi talagang sobrang blessings yung mararamdaman nyo or yung mga paparating pa sa buhay nyo. Kung blessed na kayo ngayon guys, lalo pa kayong i-bless, no? Sa mga susunod na araw, sa mga susunod na buwan ng buhay nyo. Kung kayo naman, kasi yung iba sa inyo guys, meron kayong mga stress, worries, ganyan. Kung kayo naman ay nai-stress, dapat inaalis nyo na to, kasi itong mga stress and worries na to mga ka-Pixie, ito yung nagsisilbing block, no? Ito yung reason kung ba't hindi nyo na-experience yung mga blessings sa buhay nyo dahil sa mga stress, worries, and doubts. Kasi mga negative emotions yan mga ka-Pixie, stress, worry, doubt, yan yung mga number one na balakad sa pera. So kung ayaw nyo na magkaroon ng money blocks, no, dapat tinitigilan nyo yung mga stress, yung mga worries, and yung mga anxieties, and instead mag-focus kayo sa gratitude, pagpapasalamat mga ka-Pixie. And the more na nagpapasalamat kayo, kahit gaano kaliit ng mga blessings nyo, dapat pinagpapasalamat nyo yan. The more na nagpapasalamat kayo dyan, guys, the more na mas marami yung mga blessings na dadating sa buhay nyo, okay? And eto guys, no, sabi ko nga sa inyo talaga, kung blessed na kayo ngayon, mas lalo pa kayong i-bless. Kung hindi pa kayo nakaka-experience ng blessing, dapat alisin nyo itong mga worries nyo para talagang mabuksan yung pintuan ng mga blessing sa buhay nyo. Ito yung financial abundance guys, tapos mga bagong opportunity pa, no? So i-mind nyo na to guys, mind blessings, mind prosperity, mind kasaganaan, mind financial abundance, mind new opportunities, no? Ganon din sa relationship mga ka-Pixie, i-mind nyo na tong harmonious relationship. Grabe, sobrang ganda talaga. Combo, no? Super combo, money plus love and relationship, yung super combo sa inyo ngayong new moon season. So swerte tayo mga Cancer. nakikisama ako kasi Cancer din ako. Alright, so i-mind nyo na yan guys, talagang super blessed kayo. For some of you guys, no, parang meron pa kayong
Parang bibigyan kayo ng chance ni Universe na mag-focus naman sa inyong sarili, mga kapiksi, ngayong season na to. Parang feeling ko, mapapahinga kayo. Itong mga stress nyo, itong mga worries nyo, unti-unti siyang mawawala, and bibigyan kayo ng chance ni Universe para makapagpahinga and makapag-focus sa inyong sarili, mga kapiksi. For some of you, parang may mga nadidiscover din kayong aral, guys, no? Parang nare-realize nyo na walang dinudulot na maganda sa buhay nyo yung mga stress. And lalo lang siya nagpapalala ng buhay, ng sitwasyon nyo. Kumbaga, kayo na mismo yung makaka-realize niya. O nga, no, tama si Kapiksi, no? The more na na-stress ako, the more lang na dumadami yung problema ko. Okay? So, yung iba sa inyo, talagang marirealize nyo yung pagpapahalaga sa inyong sarili and pagpo-focus ng inyong attention instead dun sa mga desires nyo kasi dun sa mga problema nyo. Alright? So, very, very nice energy. Okay, so for some of you, angel number 555, mga kapiksi. Ito naman kabaliktaran, ito nung kanina super blessed na nakita natin. Pero ito, conflict ito, guys, no? May mga conflict kayo sa ibang tao. This is, in particular, guys, sa isang very toxic na tao sa buhay nyo. So, kung meron kayong kakilala, kung meron kayong kaaway, kagalit, ganyan, toxic na person sa buhay nyo, nakikita natin na medyo lumalala yung inyong or nasa malala na kalagayan kayo with that person. Let's say, for example, boss nyo to, no? Boss nyo, tapos binubuli kayo or nagpa-power trip siya, ganyan. Maraming kayong conflict, hindi kayo nagkakasundo or pwede rin nakasamahan nyo sa trabaho, mga kapiksi. Parang, ano, paulit-ulit itong cycle na to. And parang mas nag-worsen, guys, no? Parang nag-worsen. Ibig sabihin, lumalala yung inyong sitwasyon, mga kapiksi. Yung inyong pag-aaway, yung inyong hindi pagkakaunawaan, parang mas lalong gumagrabe, no? Grabe na to, ganyan. So, kung ito'y sa trabaho, mga kapiksi, pwede nyo pakinggan, guys, yung ating subliminal na pampabait ng boss at mga katrabaho. O kaya naman yung overall lucky charm sa trabaho. Kasi yon, may mga affirmations yon para maging harmonious yung relationship nyo sa inyong mga colleagues, sa inyong mga boss, sa inyong mga kasamahan sa trabaho. So, pwede nyo siyang pakinggan. Makatulong siya sa inyo. Kung ito naman ay sa relationship, mga kapiksi, pwede nyo kayong makinig ng mga subliminals natin in love and in relationship. So, pwede nyo i-combo-combo. Lalo na yung pampabait, no? Para maging mabait sila sa inyo. Para maging maganda yung trato nila sa inyong mga kapiksi. So, pwede nyo pakinggan yun, no? Pero ito, guys, parang feeling ko this is more on money, no? Parang money conflict with another person. So, pwedeng hindi nagbayad ng utang sa'yo. Meron din tayong subliminal dyan. Alam nyo naman dito sa ating channel. Alam ko na yung mga problema nyo, guys. Kaya nire-resolve ko na yan sa pamamagitan ng mga subliminals, okay? Ang gagawin nyo na lang ay papakinggan nyo na lang, okay? So, yung iba sa inyo, parang meron kayong conflict sa isang tao dahil sa pera. Pwedeng tinakasan kayo sa utang. Pwedeng nahirap magbayad. Tapos, hindi na nga nagbabayad. Parang binabaliktad pa kayo, no? Kayo pa yung masama, no? So, comment down below, guys, if feeling nyo nakaresonate kayo dyan. Pero yung ganun, mga kapiksi, no? Meron tayong subliminal dyan, pampabayad ng utang, no? If in case nahihirapan kayong maningil, pwede nyo pakinggan yun, mga kapiksi. At saka ipag-pray nyo rin sila na sana magkapera sila. Kasi paano sila magbabayad sa inyo kung wala silang pera, diba? So, dapat nag-i-intend din tayo na for their good, no? Kasi tayo rin yung may kinabang. Diba? Eh, yung iba kasi nagagalit pa, no? Hindi niya ako binabayaran ng utang. Sana malasin siya. Eh, pag minalas yun, lalong hindi... lalong hindi makakabayad ng utang yun, no? So, dapat, ano, aswertehin siya para mabayaran nila kayo, di ba? So, isip-isip din, mga kapiksi. Alright? Okay, so, yan ang overall reading mo, Cancer, no? Comment down below, guys, if feeling nyo nakaresonate kayo dyan sa mga messages na yan. Bubunot pa tayo ng isang card dito, mga kapiksi. Tingnan natin yung additional message. Habang sinashuffle natin to, guys, panoorin nyo muna tong video natin regarding sa ating paano magmanifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman.
Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mo ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa lapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixietaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so gusto mo bang yumaman ka, Pixie? Kung gusto mong yumaman, umunlad at umasenso ng bonggang-bongga, mag-avail ka na ng course na yan, guys, kasi sobrang ganda talaga yan. And may good news ako sa inyo, no, dahil malapit na magpasko, extended yung ating sale until November 30, mga ka-Pixie. Magbibigay ako ng 10% discount sa lahat na mag-avail ng course until November 30. So mag-avail na kayo, guys, habang may sale tayo. Meron din tayong email coaching, manifest your desires using the law of attraction. If meron kayong mga specific na gusto nyong i-manifest, pwedeng love and relationship, pwedeng money or career, mga ka-Pixie, pwede kayong magpabook ng email coaching session with me. Mag-send lang kayo, guys, ng email sa pinaypixietaro@gmail.com. So, ito, guys, sobrang ganda ng message para sa inyo. The answers you need are coming, okay? So, ito, bagay na bagay ito sa mga ka-Pixie natin na naguguluhan, sa mga may problema sa buhay, sa mga may issues. Which is normal naman yung guys, no? Dumadating talaga tayo sa time na makaka-experience tayo ng mga ganun. So, wag na kayo mag-alala, mga ka-Pixie, dahil yung mga problema nyo, it's just a one step away from being resolved, mga ka-Pixie. Ibig sabihin, malapit nang dumating sa inyo yung mga sagot, no? Sa mga problema nyo, yung mga solusyon sa mga issues na pinagdadaanan nyo. So, wag kayo mag-alala. Patuloy lang na magdasal, mga ka-Pixie. Humingi ng tulong sa nasa taas para hindi kayo pabayaan. And of course, yung attention nyo, i-focus nyo dun sa desired result nyo para yun talaga yung mangyari sa inyong 3D, sa inyong physical reality. Alright? Attune to the moon, guys. Have an important conversation but stay calm. Especially dito sa mga ka-Pixie natin na nagkakaroon. Diba sabi ko dito kanina sa later, sa second half ng reading nyo, may mga conflict yung iba sa inyo with a specific person. Probably yung mga taong umutang sa inyo, ganyan. So, ito, or kung sino man ito, mga ka-Pixie, pwedeng sa trabaho nyo rin, ganyan. Make sure na makipag-usap, pero kalmado, no? Huwag kayong makikipag-usap na nakikipag-away kayo, paggalit agad, ganyan. Kasi yung kausap nyo, magiging reactive yan, o kaya defensive, mga ka-Pixie. So, wala talagang, imagine niyo, 'di ba? Ikaw kunwari, ikaw may lumapit sa iyo tapos kakausapin ka pa sigaw. Hindi ka ba magre-react? Syempre magre-react ka, 'di ba? So wala na. Kapag ka nasa ganun niyo, yung ano niyo, yung brain cells niyo, yeah. Nagiging reactive, hindi na yan kumakalma ko ano-ano na yung naiisip niyan, mga ka-Pixie. Okay? Kaya very important na kapag ka nakikipag-usap and kung ang goal niyo is maayos, ma-resolve, dapat makipag-usap ng maayos, mga ka-Pixie. Stay calm, okay? Don't be superficial, mga ka-Pixie. Huwag tayo masyadong superficial. For some of you guys, someone is trying to flirt with you. Yay! Napapansin nyo ba? Baka meron may mga secret admirers sa inyo, mga ka-Pixie. O kaya naman yung inyong partner mismo or specific person, ganyan. Nilalambing-lambing kayo. So, yeah, pagbigyan na, mga ka-Pixie. Especially kung SP nyo naman. Importante yan, mga ka-Pixie, para mag-spark talaga yung inyong pagsasamahan. Okay? You need to laugh off this situation and just move on. May mga bagay, guys, na nangyari sa buhay natin na hindi naman kailangan seryoso. Ano yung pagtatawanan lang, ganyan. So, wag na tayo masyadong magseryoso sa buhay, no? Life is too short para masyado tayong magpakaseryoso. Diba, sometimes nakarinkles yan, no? So, wag na masyadong magpa-stress, guys. Job applications have good prospects. And yan yung sinabi ko sa inyo, guys, no? Na yung iba nga sa inyo, talagang nagkakaroon pa kayo ng mga bagong opportunity, no? Sa trabaho, mga ka-Pixie. So, this may be new job offers, new job opportunities. So, maging open-minded lang kayo, guys, no? Malay nyo, ipagkaloob sa inyo talaga yung mga desires nyo, mga ka-Pixie. As long as you persist, kapag ka nag-focus kayo and you persist, guys, walang imposible. Alright?
Okay, so yeah, yan ang reading mo, Cancer. Comment down below guys if naka-resonate kayo. By the way guys, ito yung ating 2024 money kapalaran. Kung hindi nyo pa napapanood, panoorin nyo na. Super nice, super ganda. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Thank you for liking, sharing, and subscribing mga kapixie. And see you again next time. I love you all guys. Have a nice day. Bye-bye.